Hello! Ay, walang tao, pero may pagkain. Kalorke, nasa na yung mag-ina? Dahil yung pagkain dito, parang sarap naman. Tikman ko na to habang wala yung dalawa. Oo. Ang sarap ha? Ah, alam ko na. Bang. Yung dalawa, nasa barangay pa. Nagpapaliwanag. Kasi naalala ko, yung kwentuhan namin last week, patay ko na muna to ha, kasi total wala naman sila eh. Naalala ko kasi yung kwentuhan namin last week, may pa-blind item kami, so for sure. Ibinatawag sila ng barangay, nag-explain pa doon si Mommy Army, at saka si JR, for sure. May narinig akong boses dito. Sandali. Oh! Hello! Wala sila. So, ibig sabihin, ako ang mag-take over ng show. Bongga! Nakaka-excite ha? It's a great privilege for me na ako mag-interview sa babaeng to. At for sure, ikakaloka yung usapan namin kasi madami rin akong pwedeng sabihin tungkol sa kanya dahil ilang beses na rin kami nagkita nito. Kaya di ko na matatagalin pa. Maring Kiana, pasok! Maring Kiana! Ganda niya, in all fairness. Wala mo lang kanin. Ano ka? Maring Kiana, ang sarap ng pagkain dito. Pumasok ka na. Ano na? Ano na? Masabi mo namang ginandahan ngayon. Ay, Tara, ay nakarakit ka rin. Ano pa? Salamat dito sa Artist sa Film Production. Ay, yes! Artista. At saka nakakatawa, nagtagpo tayo dito. Oh my gosh, ito yung kaanoon ng pagkakataon na mag-interview ako. At ikaw yung kaanoon ng interviewin ko. Ay, plastic ni bakla. alam mong galaw. Sa iyo, nakakawali mo na tayo. Wala bang kanin? Huwag na! Wala kanin! Hindi mag-rice! Ka ba? Ay, ako magkakanin ako, hindi pwedeng walang kanin sa akin. Ito rin naman ang kanin, lumilipad. Ano gagawin natin dito? Kakain lang tayo ng malala. Ay, taray! Ang sarap naman ng racket na to. Diba? Kain na sarap na pagkain, be. Ah, pakihalap ko nito. Ang sarap nito, oh! Ano? Dapat yung rice ni Rindon. Oo, para motivation. Yes! Anyway, dahil gustong-gusto ko itong bisita nila ngayon. Nila ha. Kasi wala si Mami Army. Ah! At saka si JR. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi ayun, na sila. Ayun, ipinatawag sa barangay. Bakit? Ano nangyari? Eh kasi nga nag-blind item. Ay, nauna pa kay Tita Christy? Natatawa talaga ako kasi na-imagine ko kayo ng mukha nung dalawa. Todo explained for sure. Mm. Pero okay na yun, hiyaw mo na sila, di naman sila talaga magagaling eh. Para naman yung mga ano, yung parang dinimulis dyan sa Quezon City. Ah, meron? Oo, yung mga squatter doon. Yan ang gusto ko dito. Baka nandun sila kasama. Ah, sabihin ko pa naman, yan ang gusto ko sa'yo. Napakaganda ng takbo ng utak mo kasi talagang alam mo kung ano nangyari sa lipid. Naman! Diba? So ayun na nga, diba? Nakakatuwa na mga ka-highlights! Sino? Ako highlights? Yes, I get Taray. Yun, diba, Taray? Saka bagay na bagay ako, artista. Uh-huh. Pero ikaw hindi. Nirito mo kagad ako. Di ba talagang simula? Manda ka sa akin ba, Maya? Sinasabi ko sa'yo, madami akong ba. Mayroon ba itong ano kung kailan magsimula? Yes. Tinawag mo na ako, simula na yan. Okay, simula na natin. Mga ka-highlights! Kaya, huwag na nating patagalin pa ang kwentuhan with Miss Kiana. Yes! 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 Oh, na ako. Oo, pinapil ko ngayon. Hello, buti na lang wala yung dalawa. Buti nga sa inyo. Yan ang napapalaan yung mga chismosa kayo. Oo, misa pahingahin mo rin sila. Di ba, pasmado ang bibig? Bang! Oo, kakaloka. Pero mas potak, potak. Pero mas pasmado tayo ngayon. Yes! At ikaw ang kasama ko, talaga magiging bakdang kanal tayo ngayon. Di ba, Miss Kiana? O hindi naman amoy kanal, ha? Ako lang yun. Ikaw lang yun. Ako na. Ikaw baklang kanal, ako amoy kanal. Happy? Okay, happy. Ito na. So, Miss Kiana, tanongin na kita, ha? Ano yun? Kumusta na? Uy, galingan mo, ha? Oo, kumusta na ang Miss Kiana ngayon? Okay naman, malaki pa rin suso ko. Alam mo, ayokong patulan eh, kasi alam mo na nakakadiri. Bakla, kasi hindi mo lang bet. Pero alam ko, madaming may bet dyan. Naman. Why? Pero madami talaga ako mami yung i-reveal. Pero kasi, yung ano, slightly used lang naman to. Slightly used, pero totally damaged. Di pa naman.
Malapit na. Malapit na. Uy, tikman ko talaga lahat ha. Wala ko pati lahat. Diyos ko, yun naman ang gusto mo sa buhay. Di ba tumitikim lagi? Naman, ang sarap kaya. Yes, dahil masarap ang sinabi mo. So, ayun na nga. Next question natin. May love life ka ba? Wala na. Ano lang? Per booking. Ano yan? Contract-contract na lang. Tinalo mo pa ako ha. Kasi naman kung i-maintain mo, kasi magastos. Diba? Tama, sa totoo lang. So, talagang buhay bakla ka rin talaga, no? Matagal na. Nauna ako sa inyo, diba? Parang kinwestiyon ko pa yung magiging bakla niya, no? Nakakaya naman. Patuwarin mo ako, Miss Kiana. So, wala kang love life talaga, as in. Tikim-tikim lang, ha, bakla. Kasi napapagod na ako. Namumulubi ako pag may jowa. Eh, bakit? Pag, sandali lang, kung may jowa ka at namumulubi ka, so ibig sabihin, kung tumitikim ka, hindi, kung may jowa ka. Kumagastos ka. Gastos da lahat sa bahay. Siyempre sa bahay titira. Oh, so matrono na talaga dating mo, no? Oo naman. Kinakabayo din naman. Bawi-bawi din naman. Pero ayoko na, nagtitipid ako para after ng pandemic, ayoko na. Practical na. At speaking of pandemic, may pinagsamahan tayo during the pandemic. Alam mo yan, di ba? Mamaya natin babanggitin ko ano yon. Kasi gusto ko mo nang malaman pero ko. Pero hindi naman tayo nag-threesome. Oo naman. Sus ko, ba't ako makipag-threesome sa'yo? Yeah. Kadiri, di ka? Bubula mga ang bibig ko, be. So, yun na nga, be. So, since talagang kilala ka naman. Ay, kumain ka. Kala ko mukbang to. Pala. Patawarin mo ako, be. So, yun na nga. Since kilala ka naman talaga ng karamihan. Na? Lalo na sa TikTok. Kasi nakikita rin talaga kita. Grabe yung mga contents mo doon. So, may mga movies ka ba ngayon? Meron naman. Sa ano, sa Viva ako ngayon. Oo, tara. Then, exclusive contract ka ng ano, Viva? Kasi, nag-try ako kasi sumigat ang Viva Max, di ba? tapos, sabi ko. Ay, sorry. Sabi ko, direct. Bakit naman pahubarin mo ako ngayon? Samantala nung bata-bata pa ako, hindi nga ako nag-ubad-ubad. Sis, hanggang saan daw yung kaya ko? Eh, pero pili ko naman, kaya mo. Sus ko, ang ganda tapos, ng legs. Tapos, dito lang sa taas. So, may bra. Sana naman yung bukas nito, di ba? Ang sakit sa kamay. Tapos sa bra. Buklo. Ay, sa bagay, walang... di ba ang nipis ng walang braso? Walang muscle, mawa naman kayo. Baka maputol. O, tapos? Tapos, ayun, tapos sila, naka-plaster lahat. Ay, ayoko yung plaster-plaster kasi... ang masakit yan eh. Tsaka hindi naman ako maghuhubad. So yung partner ko, nakahubad. Thank you so much. Nakahubad, tapos nag-plaster-plaster siya. Tapos ako yung parang massage parlor ang ano namin. Parang bumuking girl. Parang reality pa rin na. Relita-relita. Bumuking ko no, di ako na ibabaw. Te, ganun-ganun. Tapos ngayon, yung ano na, napunit yung plaster niya. Ito te. Ba? Oo na. Inawak ako na lang kasi baka tatayo. Una ka ganun. Alin ang inawakan mo? Yung plaster, te. Plaster nino. Ni plaster niya. Ay, buti naman. Kasi na ano yung napunit eh. Kasi ang lola mo, master, di ba? So, ano yun? Bakit mo muna yung master? Saan ka, master? Master, gano'n, di ba? So, napunit tawa naman ako kasi nahiya siya. So, ang tanong... Tapos wala naman akong paki kung makita ko yun. Totoo naman, kasi para sa'yo, talagang very professional ka eh. So, ang tanong... Nabuhay ba yung paano ko sasabihin? Ba, didiretsyahin ko na ikaw? Nabuhay ba yung sa kanya? Eh, tumakbo siya sa CR. Oh my gosh. So, bakit siya tumakbo? Hindi ko na inala. Baka naman may naamoy kaya tumakbo. Ano lang na naamoy? Naligo naman ako ng bakla. Grabe dito ha. Bigyan nilang may dumarating na mga gamit to. Ganun talaga sabi ni Direk. Binukin mo pa si Direk. Sinasagway ko na nga sa magga pa rin di office hours. Binukin mo pa si Direk. Sabi ni Direk, iabot. So, sige kong abot. So, inabot siya ng 1,000? Ganon? Siguro. Oh my gosh, iba pa rin talaga. Nakakaya naman kung hindi maliliboggan sa'yo yung lalaki. Ibig sabihin si Keanu Reeves, may asin pa! Taray! Para itong suka na to, sing asin ni Keanu Reeves. Ay, o, diba? Ano din to? Tikman mo, sarap niyan. Isa yan sa mga gusto ko. Sa kanila to? Sponsor? Sa sponsor natin ito. Diba sarap ng ulam at saka pagkain? Tsaka ang ganda ng packaging. In fairness, comfortably. Sa iyo daw yan. Gusto mo? Hindi babasagin. Pero ano, bagay sa iyo yan kasi magsing-asim talaga kayo. Hindi naman yung ano. Grabe. Ano asim yung bakla? Nami-personal ka bakla? Wala, ayoko kasi yung sinasabihan mo kung may asim pa. Kay Madam Aurin kasi yung nagsimula. Di ba? Ayun yung nakakatawa. Ayun yung mabayag talaga nung sing-asim pa sila. Hindi mo ko naman sabihin talaga, at your age,
attractive ka pa rin. Kasi eto na nga. Hindi ko kasi mag-gets kung saan galing yung may asim pa. Ah, sa kilikili ko. Eto, may yung parang diba, mag-gets na. Ba't kaya may mga ganyan na, uy, may hindi asim kasi, pa na yun. Ibig sabihin may asim ka pa, ibig sabihin may dating ka pa. Hindi yan tawag may, asim. No? Ano, para sa'yo ano? Katas. Ay, ba? Katas. So, diba? May katas pa isang Keanu Reeves. Dapat ganun. Yun na nga, dahil makatas ka pa, dapat nakita ko yan. Kasi, di ba? Parang inibag ka sa'yo yun. Dahil makatas ka pa. Oo, oh, bigla ko nadiri sa dalilang. Ano bang dapat palitan? Dahil tuyot ka na. Ang pangit naman, diba? May tuyot, may katas. Mm-mm. Hindi yung asim. Anong katapat ng asim? Oh, so, kay Keanu Reeves lang magsisimula, papalitan natin kasi ng may camera asim ko. Pa. Yes. Yeah. Yan, yung camera mo. Dapat camera natin na lahat. Dapat palitan, so, papalitan na yan. Natin, wala nang asim. Tatanggalin natin sa vocabulary natin yan. Pag tinutukoy natin yung taong attractive pa, oo. Tapos talagang may meron pang init na mararamdaman, lalo na yung mga kalalakihan. Uy, may katas ka, may katas ka pa. Mas masarap kay pakinggan, di ba? Oo, totoo. Kasi may asim. So, sige nga sabihin mo, may katas pa. Ay, taray. Uto-uto. Kailangan palindigan mo sa iyo galing yun eh. Sabihin mo, may katas pa. Kailangan may yung mapanindigan. Ayun ka talaga kay Hunter. Yun na baka pagbunto ka na, lulukita tayo. Ito na ka, di ba? Tungkol sa katas. Kasi, grabe nung ano, nung pandemic, di ba? May bata pala, Bafin. Speaking of katas. May parents permit. May parents permit. So, ayun na nga. Nung pandemic kasi, nagkakilala na tayo sa isang restaurant. Di ba, dito rin sa Timog, tumatambay tayo. Doon tayo nagiinom kasi kaibigan natin yung may-ari plus. Ah, yes! Yung maraming ano doon. Dahil ang dami ko ako. Be, nakakaloka ka. Lahat ng lalaki na dumating doon, be, tinatanong ang number mo sa ka nakatira. Ay, taray. Baka naman maniningil yun. May utang pala. Tapos ito, yung last time na nakita ko, very sa recent lang. Sa kanila din to? Ah, sarap, no? Ito, very recent lang ha, nung sa gimita ni dito sa bar, sa Timog lang din, may naiuwi ka, alam ko. Ay, oo. Diba? Nung birthday ni Sir Marco Bales. May naiuwi ka. Ay, hindi ko nauwi yun. Sa birthday ni ano, yung... Ay, isa, ni Mama Roland. Ay, naku, nabanggit ko pangalan niya. Pero ako lang, birthday naman niya yun eh. Hindi naman siya yung nag-uwi. Oh, wala, eh. Basta wala pilido. Oo, di ba? At saka basta hindi doon sa restaurant niya. Hindi ko bang, hindi natin banggitin. Oo. So, ayun. Tawag dito, naiuwi mo yun. Oo, inuwi ko, te. Siyempre, ang lola mo, di ba? Nakakatipid. Doon ngayon, habang nag-ano na kami, nandun na kami, te, paunti-unti ang hubad, ay, unti-unti din na nagbabanggit ng mga problema, ng mga bayaran niya, mga ano, sabi ko, di ba? Imbis na ma-iil ka, mga ba? Para talagang buong-buong imagination namin, banggitin mo yung mga binabanggit ng problema. Halimbawa, nagsimula siya sa paghubad ng t-shirt. Mm-hmm. Paghubad ng t-shirt, ano binanggit ng problema? Ang problema niya, bayaran daw niya sa bahay, sa kondo. T-shirt pa lang yon. T-shirt pa lang yung te. Ay, sus ko, ang laki na kaagad ng kailangan mo ibigay kung sakasakali. O, doon sa pantalon. Tapos yung sa pantalon naman, parang mayroon ata siyang bayaran na, yung parang may mga luho siya na. Hindi niya specific na sinabi ko para saan. Oo. Basta kailangan niya ng ganong parang amount. Parang gusto niya bumili. Oo, yung maganong amount. So nakahiga na siya ganyan. Siyempre, hubad na, no? Kaya lola mo, wala nang gana. Di ba kayo inisip ko? Magkano ba yung iyaano ko dito na ano may mga ganito pala? Tinalo pa ako, di man ako ganyan dati. Di, sabi ko, antok na ako. Next time na lang. Ay, ano ba yun? Paano tapos parang napahiya siya kasi ang gwapo niya, te, di ba? Totoo, sa totoo lang, gwapo. Ang gwapo kasi niya. Kasi isa yun sa mga crushes ko nung nandun kami sa bar. Sana tapos, ikaw na lang pala nagbayad ng ano niya. Ako yun na kapit. Sabi ko lang sa si Keanu, ayun, naiuwi na si ano. Oo. Ano ba yun? Naunahan ako. Kaya ayoko naman na ibaba yung ano ko, yung pagkatao ko na makakatikimta ng ganyan, tapos may bayad ng ganun, hello. At hindi mo yung next, wala naman kayo pinag-usapan. Wala. Pero maganda dyan, be, nakakandong ka na sa kanya. Akala niya mauto-uto niya ako. Kaya nga, nakakandong ka na sa kanya na nandun pala tayo sa gusto bar. Gusto mo pangalanan ko? Huwag na, be, kasi abe. Baka masirang buhay ng bata. Pero gwapo, sa totoo lang gwapo. Sabi pa naman niya, huwag ko daw sabihin sa manager niya.
Kasi with consent ng manager. Oh, iuwi mo na yan. Ganun-ganun yan. Lola mo, di ba? Matrona. Saksi ako, hindi po yung nag-invento. Talaga nandun ako. Ilang beses na talaga kami nakita ng Miss Canyaris. Ba't ko naman mag-invento? Hindi mo tayo yaman dyan. Ngayon ang gusto ko sa kanya talaga. Di ba straightforward magsalita? So, yun yung nga Miss Kiana. Hindi ko ginawa. Yung mga ganyan. Basta, alam ko kung kailan ako gagastos. Oo. At alam ko kung kailan ako mag-stop. Ah, sumauta ka rin talaga, no? Naman. Hindi lang basta libog, no? Hindi, yung libog naman, ma-ano yan, ma-sasapaw ng practical. Paano yung practical? Paano naman, dumating kasi yung pandemic, eh. Kung hindi dumating ang pandemic, gastador rin ako, te. Bahala na, basta masarap. sinasarap nitong mga kinakain natin. Realization yung, diba? Kasi yung pandemic, eh, kaya umurong na yung ano ko, eh. Okay, diba? Ang dami-namin napagkwentuhan, nakakatuwa, nakakaanlikot ng pag-iisip namin ngayon. Sana makapulot na lang ng aral kahit paano. Meron rin napulot yung katas. May napulot sila, diba? Ano pa? Maraming na makapulot pa sila ng ano. At saka natutunan nila na bawat magpaghubad, pagkatanggal ng damit, may presyo talaga, diba? So, malaking bagay para sa kanila. Well, meron pang ganun. I miss you. Alam mo message sa'yo. Alam mo na I miss you. Sapatos yan. Ah. Pag sinabi I love you, block mo na. Kasi baka kotse na yung I love you. Mas malo sa sapatos. Block mo na. Napagod ako sa pakipag-usap dito. Grabe. Kasi ini-imagine ko yung kanyang mga ganap eh. Kasi binabalikan ko din. Pero Miss Kiana, hindi lang yan ang gagawin natin ngayon. Kasi naghanda kami. Hindi pa ba ito? Tapos? Hindi pa. May iba pa tayong gagawin. Bode sa inandang itong pagkain. Na naman lalaki. Naganda kami ng pakulo ngayon. Pero mamaya na natin gagawin yan dahil magbabalik pa po ang sabay tayo. The Highlights! O, di ba makapagpapalik? At ayun na nga, nagbabalik tayo dito sa The Highlights! Uy, highlights parang sa ano yan? Nasa Facebook? Oo nga, diba? Para maraming views, highlights. Brainy din talaga to eh. Ang galing sumegue. Naman. No? At saka ang sarap talaga nitong kinakain natin ngayon. Talagang pagkaganyan yung pagiging buraot ko. Uy, walang... Iti-take out ko lahat ito. Walang mamaya. Walang halong plastikan ha. Oo, sobra. Nag-enjoy kami. Na. Sobra talaga. Saka yun nga, dahil buraot ako, iti-take out ko yan, di ba? Huwag kang hingi mo, hamis ka na ako. Di ba buraot bakla kung iuwi mo yan? Patay guto pa. Diba? Nakapuntos ka na naman sa akin dun. Ayop ka. Nagandiyan mo ako dun na. Sa asim, naging patay guto. Oh, maraming natutunan. At dahil dyan, babawi ako sa'yo. Kala mo, ano naman yan? Nakita mo ng papel na to. TF yan. TF agad talaga. Sobre, pasobre. Kasi nga, gagawin natin yung fast talk. Di ba si Tito Boy may fast talk? Pero dito, hindi fast talk, buraot talk ang ating gagawin. Kala ko slow talk. Slow joke. Patagalang makapagsalita. So, ayun nga, buraot talk. So, ang gagawin lang natin, since buraot, ako nga si Buraot Queen, lagi ako nang hihingi sa, yun nga yung kinokontent ko sa social media. So, this time, ikaw naman si Buraot Queen, pero lahat ng babanggitin kong pangalan dito, isipin mo lang kung ano yung hihingin mo sa kanila. Isang bagay lang. So, dapat mabilis kang sumagot. Hihingin ko sa kanila? Oh, hihingin mo sa kanila. So, sige, mag-isip ka muna ng mga pwede mong hingin sa kanilang bagay. Basta pag binagit ko yung depende pangalan. Depende sa ano, kung sino yung tao. Oh, yes, yun nga. So, at least, pwede pa ano, may input ka na, di ba, kung ano yung pwede mong hingin. So, pag binagit ko yung pangalan, diretsong sagot agad, ha? Kailangan hindi, walang buffer. Kailangan hindi ka ma-stock up. Bakla, ang tagal mo. Yeah. Mahubog yung oras natin sa'yo. Ikaw, binibigyan naman ako sa nasa. Ano ka, fast talk? Fast talk. 30 seconds lang tayo meron. At tagal ko itong tinabi, ha? Hindi, tagal ko itong tinabi. Ilang taon para pag nagkita nga tayo. So, ito na. Simulan na natin. Timer starts now. Boyo Bunda. Ay, si Tito Boy. Oh. Hingihan ko ng project. Digong. Ay, hingihan ko siya ng... ano pa, hingihan ko kay Tatay Digong. Ano na lang, kiss. Troy Montero. Ay, tikman. Di manalo. Natikman ko na.
Yung hihingin mo! Hihingin mo! Second round! Second round! Dulusan sano! Dulusan sano! Second round din! John Prats! Second round din! Ay! Ba't puta ka mo! Mystica! Mystica! Pass! Wala kang hihingin sa kanya. Aster Amoyo! Interview? Jay Cuenca! Second round din! Rosso Padilla! First time! First round! First round! Mitch Dulce! Ay, si Mitch, May time pa ba? Time! Time! Kasi Chris, mag-date kami. Christopher Min. Maghingi ako sa kanya na blind item. Joseph Bitangkol. Joseph Bitangkol? Oh! Bigyan ka ng patili. Hingi ako ulit ng takas kami! Ka. Akala ko hingi ka ng fifth round eh, kasi nakailan na. Yun, may asawa na. Ay, sorry, hindi ko alam yung asawa na siya. Okay, so, malamang ka naman natin si Miss Kiana for being so much a game in sports. Natagalan ako dun kay Tatay Digong. Oo, kasi nga naman. Sige, since nabanggit mo, ano ba yung naging connection mo kay former president? Yung ex-husband ko, pamangkin niya. Kaya Duterte apelido ko. Ah, okay. Kaya hindi ako pwede kakampi sa ibang sa ibang politiko. Kasi syempre Duterte nga ako eh. Di syempre kung saan yung mga Duterte doon. Oh, at saka naman naging magandang pamamahala talaga ni. Ay, hindi naman ako mapapahiya. Kasi nga napaparad ko rin talaga yung mga TikTok contest before lalo nung political time. Grabe talaga, pero, very ka-vocal din. Pero hindi naman ako humihingi ng kapalit. Kahit pinabash ka ng maraming tao or what. Hindi naman ganda sa'yo, may paninindigan ka. Tsaka hindi yun na masaya ka na pinaglaban mo para sa pangkalahatan. So hindi yung pang sarili. Kasi may iba kasi na kumakampi din after hihingi ng posisyon. Totoo. Never nga kami, nagkita lang kami isang beses nung nandun na sa Malacanang. Yan ang tunay na katas ni Kiana Reeves, di ba? May katas ang utak. Oh! Diba? Binus kita ha, tinas kita ako rin mamaya ha. Dilata, di ba? Okay, so nakakatuwa, nakakaaliw. Saka natuwa doon? Doon sa katas. Bakit naman yung mga binabanggit mo ng mga natikman ko na? Hoy, wala naman ako sinabi ha. Ano sa iyo balag yun ha? O di ba, pinangka din kita, second round. Oh. Kala mo ha, mapapasakay mo pati ako ha. Pati si Tito Boy, second round? Hindi, manager ko siya eh. Ah, okay. Ang galing. Nag-enjoy ka naman sa ating Burao Talk. Hindi. Lalabas yung aking plema. Ayaw ka talaga. Pumalak yung plema. Dapat pala sulmok dito next time. Hindi pala suka, sulmok. Ayaw ka talaga, Miss Kiana. Okay, so thank you so much, Miss Kiana. Nag-enjoy ako sa'yo. Thank you so much. At wala na. Wala na second round. Nabusog ako teh. Ay, wag don't ask for more. Kasi sinasabi ko sa'yo, baka bumahal ng pagkain. Mm. At yun na nga, nagkakasalamat din ako kasi wala yung dalawa. Si Mami Army at saka si pangalagan. Ay, hindi mo kilala mo kasamahan mo dito. Junior, si JR. Mm. Kasi tayo nagkausap. Kasi kung nandito sila, hindi tayo makapag-usap na ganito. Pero konti lang naman yun. Pero kung nakato. Ay, bayaran mo daw sa bakla. Mapupunta ka na ng kurente. Hindi ba yung yung naka... Bay, baka yung kurente dito? Hala. May pang magkakat ngayon. Disconnection, bakla, disconnection. Baka ito yung na-booking mo na Ay, hindi naman dito yung address. Ay, naku, wala po sila dito eh. Sa barangay pa kasi madaldal si Mami Army tapos si JR naman sul-sul. Kaya wala pa barangay, buti nga sa kanilang dalawa. Hindi, yung pagkain na lang. Ano? Wala sa mo yung pagkain? Ay, na-advise na lang. Ito mo yung pagkain? Uy, hindi pala atin to! Kinain natin! So, ayun na nga, Madam Miraflor, huwag na natin patagalit pa, di ba? Yes. Kasi si Madam talagang posturadong-posturada. Yes. Salamat po sa mga pagkain na pinadala nyo. Grabe. Hindi ito para sa amin, para ito dun sa dalawa na nasa barangay. Pero, ano ginawa natin? Inubos na natin. Halos maubos na, oh. Nagyabang ka kasi bakla. Sabi mo, handa mo. Hindi mo pala pagkain yan. Pero in all fairness, ang sarap po ng mga pagkain nyo, Madam Miraflor. So, kayo po talaga nagluluto? Yes po. May mga assistant din po ako, pero ako lang po, nagtitimpla.
ganun. Ah, yung mga menu, kanino po galing? Sa akin po. Ay, wow. Iba si Madam Mirang po. Inaral mo siya? Yes po. Para culinary ka? Yes po. Ayun man pala eh. Diba, nag-culinary siya? Alam mo yung culinary? Ano yung kasama yun sa kare-kare? Oo. Pinasosya lang. Oo. So, saan yung culinary? Oo, sa saan kasama ka lang ng culinary? Sa Lasal po. O, si Madam, kasama ko sa'yo. Okay. Okay. Natin pa si Lasal pala eh. Oo nga. Madam, bakit ka naman nag-guest kami? Hindi ko na kami. Alam mo mga geologs kami. Tapos, pala sa Lasal ka pa dyan. So, yun na nga, Madam. So, ano pong trabaho nyo bago kayo nag-catering? Esthetician po sa World City. Esthetician? Ano yun? World City Med po. Yung nagkapaganda? Apo, apo. May mga services naman din po kami. Ah, sa ano, sa derma? Opo, for sleepy, ganun po mga hawak namin. Wala ka pang sponsor? Ba't ang layo? Dito lang po sa Cubao. Di, I mean, ang layo sa... Oo, oh, tama. Layo mo, then nagluluto. Parang beauty, tapos kinarami, parang gano'n. Kung mga passion po rin po kasi yung ano, pagluluto, sa pag-design, gano'n. Pero ngayon, meron pa rin po kayong skincare clinic? Wala na po, wala na. Sayang. Papasmuso sana kami ni Kiano. Ay, hindi po sa akin. Masuka lang po dati. Ah, okay. Ang akala kong pag-aari niyo po yun. Hindi po. Ah, okay. So tama po. At least meron lang kayo sarili niyong business, di ba? Okay. Sarili niyo na itong JS yes, Julia Catering Services. Ano pangalan? JS Julia Catering Services. Anong meaning nun? Julia Celine po. Julia Celine. Yes po, yung JS. Parang kinumbayan yung pangalan. Yes po. Anak niyo po yung dalawa. Yes po, bunso. So, kamusta po yung business ngayon? Okay naman po. Actually, may ongoing na ano kami, catering services kami ngayon sa Victoria Sports Plaza sa Monumento po. Okay. So, nag-cater talaga kayo ng mga pagkain para sa event. Hindi lang po pagkain, mga wedding, nagsiset up kami ng wedding, nag-styling din po. Organizers po. Organizers. So parang nag-hawak kayo isang event lahat na? Yes po. All in one? Opo. Debu, gano'n. Kahit anong events po. Any events po pwede gano'n. Lamay. Pero po, nag-nag-nag-nag. Di ba mayroon po kalapit? Mayroon po kalapit. Napalya ako doon. Lahat ka ng event eh, mayroon din. Hinawala ko yung lamay. Yung pala meron pala talaga, napalya ako doon. Kahit po sa, ano, cemetery pwede kami. Meron po ganun. Oo, kasi yung mga mayayaman bakla, mayroon silang pansyon doon. Oo, totoo. Na parang bahay na. Oo, yung mga parang kolumbaryum pa tawag doon, yung magandang bahay. No? Eh, di ba nga sa mga pagpupunta ka ng November 1, di ba kahit wala namang kakain, binilalagyan ng pagkain. Yan. Ay, parang galit-galit ka naman sa akin, Miss Kiana. Eh, kasi naman ang kulit-kulit mo eh. Tanungin na ka natin mga pangalan ng pagkain. Yes, totoo yan. Oo. Nagigil lang kami. Kasi grabe yung pagkain ng mala. Ano po yung mga pangalan ng pagkain na yan? Parang hindi kasi siya common. Oo, kasi... In-expect ko yung mga kaldereta, menudo, fritada, pero ito iba, alam po yung mga tawag. Ito po yung roast beef with gravy. Roast beef with gravy po. Stuffed pork roulade, Greek herb fish, saka thymary chicken, three-minute thymary chicken. Pangatini yun talaga po nga. Lasal. Lasal. Pero okay din naman talaga yung mga pagkain na inadya naman dito. Kasi ang social. Ang ina-expect ko nga yung mga lutong bahay. Mayroon din kayo mga lutong bahay? Yes po, araw-araw din mga po. Kasi sa talong po ng lutong krami, yun po ang ano business namin. Speaking of krami. Mas mahilig po sila kasi sa mga lutong bahay lang, yung mga police po, yung mga official. So parang in-house kayo sa krami? Yes po. So lahat ng mga police na pinapakain niyo? Hindi naman po lahat, may mga ano lang po, may offices po. PSPG po, 3 years po kami nagpakain doon, tapos sa IDG, 3 years din. Hanggang ngayon po sa ano, logistics, NXQ, tapos sa ano, sa intelligence po. Wala kayong competential. Marami pong catering doon. Marami nagki-cater. Kasi marami naman po mga offices doon. So, pero ilang taon na po kayo sa Krami na nagsiservice? Ano ba? Since 2018 po. 2018? Yes po. But kailan po nagsimula ang business nyo? 2012. So, in just 6 years, na-penetrate na yung Krami? Yes po. Ang husay naman. Kasi meron nakapasok ko dyan. May kakilala ko ba kayo sa loob? Uncle ko po. Kaya naman pala. Pero di ba ikaw meron din kayo sa pakilala po rin kami sa uncle mo. Kaya pala mag-alog ko kayo. Wala mo, di ba? Kasi... Baka iba yung pasukan natin. At least may kapit tayo, di ba? Totoo. Para talaga ano, iwas hawak sa malamig na bakal. Mama, mapasok tayo dyan. Doon tayo mag-uusap. Madam Kiana. Hindi pa naman yan makakalabas. Pag lalaki lang, pag babae.
Ah, walang ganun? Walang ganunan dun bakla. Akala mo, sasakit yung panga-panga. Ay, sabagay, lalaki ka pala. Ay, grabe ka naman. Diba sa mga lalaki? Oo nga, wala. Ay, pero okay na yun kasi ano, at least madami akong, ah, balik ka sa akin. Sasakit kasi, ang panga mo dun bakla. Yun nga, diba? Madami akong katas dun. Sorry. Ay, tayo. Ingit ka bigla. Kaya magkakalingat ka sa aksel ako. Diba? Ang ano mo, ang puwet mo, ang puwet mo, mukhang tabo yan, kalaki. 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 Ayun na nga, di ba? So, baka mabuntis ako dun. Pasalamat ka kung mabuntis. Hindi na yan ano ah, hindi na yan tao. Ano tayo? Eh, pagkain, sorry, sorry. Kanal. Wait, balik tayo kay ate. Okay, oh. Nakatingin si Madam sa atin, sabi, ay ba yan, ba't nagpunta pa ako dito? Grabe sila. Well, anyway, mami, ano lang po yun talaga, masarap lang mag-usap na so, dito. Mga diba, tao. Yung catering, oh, yung catering nila is sa lahat ng okasyon. Oh, yes po. Oo. Oh, oh. So, meron naman kayong number na ilalagay nyo kung saan sila makakontak. Yes, oh. So, ikaw lang may-ari nito? Yes po. Ay, okay. Ikaw lang po? Wala kayong mga anak na... Mga anak ko na po. Nagmamanage na rin po sila. Ah. So, possible. Sila rin po ang magmamanage ng yes, inyo. Ay, okay. Taray. Sila na nagmamanage sa Caloocan. Pag wala po kami doon, sila na nagmamanage. Ah, lalaki po o babae ang mga anak ko? Lalaki po. Dalawang lalaki. Two girls po. Ilan taon na po yung lalaki? Yung lalaki po. Bakit inusano ka? Inusano sa lalaki? Ganun, basag trip talaga. Kasi kiyano eh. Doon na ako. Sumisagway na ako. Ibig lang mong binasag yung trip. Ako kasi ano ako. Kasi sa business kasi, pag sa'yo yung recipe, hindi mo yan pwede ituro-turo yes, kung kanino. Ano mo yan siya, yung hawak mo yan. Yan ang asset mo. So parang kahit anak mo, iba pa rin yung ito talaga. Pwede niyang ituro doon. Pwede hindi. Pwede ituro. Oo. Hindi rin niya ituturo to sa mga cook niya. Kaya siya mismo ang nagluluto. Oo, di ba ate? Actually po yung panganay ko, nagsarili na rin po sila. Nagsarili po? Nagsarili po. Business po. Pareho kami. Kaya nga nalilaw ko eh. Nagsarili po. Napatingin ako sa iyo. Buti sinundutan mo talaga eh. Dari inilagay si mom eh. Minsan ginagawa ko rin kasi. Nagpa-port ako eh. Pero ayoko imagine talaga. Doon na lang po tayo sa ibang nagsasari. Yung anak nila nagsarili. Nagsarili na po. Olivia's Kitchen po sila. Yeah, Olivia's Kitchen. Online business, food business din po sila. But ang bata mo pa. So mga anak mo, mga bata pa nagsimula mag-negosyo. Kailan lang, di ba? Mga 2 years pa lang. Oo, hindi bata pa rin. Hilig din po kasi nila yung pagluluto. Lahi. Namalas sa inyo. So, yun na nga po, kung sakaling since may mga nanonood po sa atin. Siyempre, mayroon bakla. Talaga. Wala kang trabaho kung walang manonood sa atin. Dapat lang. Kasi talaga pag di sila nanonood, sinasabi ko sa iyo, sisira ako sila sa buong barangay. Sa mga nanonood sa atin, gano'n. Sa mga nanonood sa atin, happy? Yes. Sa mga nanonood po sa atin, invite nyo po para alam nila kung paano kayo kapatid. Opo. Hindi naman sa krami, di ba? Punta ka talaga. Saan ka man ba, saan daw kayo makonta? Ayan. Andun po. Yung pwesto nyo. Pwesto po namin sa location. Sige, ma'am. Imbitahan nyo po sa ano. Yan. Pwesto nyo. Dito po, madam. Imbitahan nyo po. Ayan. Located po kami sa Mall Serrano, Camp Cran, JSB na catering, saka North Caloocan, Tala, Caloocan City. Dalawa yung number po, Facebook page or social media account? Facebook page po namin, JSG La Catering. Number po, city number po namin, 0915. JSG Julia Catering. At makukontakt niyo po sila sa anong number? 0995-33-70-970 po. Ayan. Ulitin mo number. 0995-33-70-970 po. O, diba? Ulitin mo nga kung talaga nag-gets mo. 0991 JS Julia Catering Services. Pati ito yung suka na...
siya. Ayun, so Miss Kiana, ikaw po, alam ko napaka-busy mo pa rin kahit na talagang... Ano bang gusto mo pag-usapan pa? Natuyot lang yung utak mo eh. Sa akin naman, sa mga... Mayroon din akong KR products. KR. So, may mga gourmet, may mga skincare. Sa personal ko yon. Then, nagtatrabaho ako sa Star Cycle, ano naman, motorcycle dealership. Marketing head naman ako doon. Oh, tapos mayroon naman ako na ano na sa North Point subdivision 'yun. Marketing endorser ako doon. And then yung isa naman is magkakaroon ako ng show, talk show sa IBC 13 sa Bagong Pilipinas. Ang dami pa ng business talaga ni Miss Kiana. Basta tatay hindi ko sure. Uy, putulin. Baka hindi tayo palabas. De, ano naman? Parang sila din na marami kasing resources. Marami kasing resources. Lalo na pag artista, inisip nila na pag-aarte lang ang alam. Medyo negative ang impression nila sa mga artista na... Na walang mapupunta. Mga bubo, mga girl. Tapos pag wala... Ay, nasa sa ano... Sino diba, sabi mo po? Mababasa! Mababasa naman yan sa ano, isang kapanun eh. Mababasa ka, diba? Hindi, na sa social media, kasi social media tayo, diba? So, yun may impression kasi sa mga tao na pag-artista, pag wala ka ng trabaho, pag laos, hindi ka nakikita, parang sa... laos ka na. Kasi, hindi kasi ako naniniwala dyan kasi maraming resources. Kailangan mong gamitin yung mga resources mo at saka yung connection mo. Like si ate, siguro naman marami naman siyang pampuhunan or whatever, pwede naman siyang maraming business. Pero ito yung love niya. Ito yung... Pwede ba siyang mag-venture ng iba pa? Yeah. So, ito yung love niya na kung saan yung gusto mo, yun ang gagawin mo. Parang negosyo din yan. Kasi kahit pagod ka, pag gusto mo yung ginagawa mo, mawawala yung pagod mo. Like ate, ikaw, alam ko, kasi mahilig din ako magluto. Stress reliever yung magluluto eh. Nawawala yung ano mo. Huwag lang yung lulutuan mo hindi mo gusto kasi ang ala talaga. Na-try ko yung nagluto ako. Sinasadya mo talaga? Na, ano, hey, parang wala ka sa mood. Ah! Ano, may booking ako. Oo. Tapos, luluto pa ako eh. Parang hindi nalang ko, uwi, gano'n din eh. May ulo ko. Tapos hindi masarap. Kasi nasa puso yan eh. Pag nagluluto ka, isa puso mo siya kasi para sasarap yung ano mo sa mood din talaga. Kaya talagang pati puso mo kita-kita talaga ayun no. Hindi makikita yung baklan, may harang. Hindi may puso ka diyan. Mahirap na ako i-ano yung may puso ka sa t-shirt. Ano tawag niyan? Ay oo. Ano yung tawag yun yung ano? CPR. CPR di oo. Mahirap pa din bakla. Asa puso? Ganyan bakla. Igagawin din. Ihiwalay mo na bago eh. Imagine, nagsimula tayo sa ganyang usapan niya, tapos tayo sa ganyang usapan din, no? Hindi, parang naman masaya, kasi ang mga tao, stress na tayo. Totoo. Masyado na tayo, huwag na masyadong formal. Di ba ate, yes, na nabigay naman niya yung name ng catering, ng number, at saka, ang sarap ha, bakla, ang sarap. Totoo. Wala pong halong charot, hindi dahil sa binigyan nyo kami dito, kahit hindi ito para sa amin. Saka hindi ko naman, hindi ko magkaya ubusin yan, kung sabihin mo mukbang. Pero pwede pa mag-take out na ito. Uy, akin yan, B. Bakla, ito, beef. Umingin ka. Sige, madam. Padala mo na lang ako hanong sa akin. Gusto ko mainit pa, ha? Tsaka yung anak mong lalaki. Kung mara, last na lang pala. Kung mara, magkano pala yung... Ayan, very good ka dyan. Per pax yan, di ba? Opo, so, pinaka-maliit na event. Pag 100, malito na. 100 agad? 50 packs. 50 packs. May 30 packs. May 30K po kami. May 40K. Ang 30K, ilan po sa akin? 4 po, 4. Tama yung dessert na. Opo, may dessert po. Ako, hindi na. 30,000 yung pinakamura po yun. Pinakamura po. Ilan sa din, masasarap ang mga pagkain nila. Kasi ako, laputahi din, may dessert, may rice, may drinks. Ako, hindi na. Tsaka masasarap yung pagkain nila sa ganun price for sure. Thank you po. So, maraming salamat po, madam. Thank you. May papasin si ate. Batiin mo yung asawa mo. Pinabati ko ang aking asawa. Ang aking anak ngayon, nasa si Franz, saka si Edward, si Mike, at si Julia Selena nasa school po sila ngayon. Ay, apat? At binabati ko rin pa yung mga tao ko ngayon. Ang mga staff niya, syempre. Ako mabalik si madam sa staff niya.
Kaya ito magaling. Hindi ko yung mukhang maldita si madam. Pero ano lang. Huwag mo lang talagang ano. Parang ikaw, pag ikaw yung staff niya. Depende po. Huwag laging galit mo. Oo. Depende po. Kasi makita mo sa kanya yung negosyante ang mukha niya. Hindi ka pwedeng laging mabait. Yes po, tama. Pag nag-negosyo ka, meron ka talagang ano, standard na ito lang yung ano. Tsaka dapat talaga ano, strict ka rin. Hindi pwedeng lalabot lang po sa decision. Kasi lulugpo ang business. Lalo na yung oras o late ka. Tsaka yung quality. Napaka-importante lang po. So, yun na po. Maraming salamat. Ang dami natin na pagkwentuhan ngayon. At nagkaroon pa tayo ng special guest kahit hindi sa akin itong show na to doon ito sa dalawa kay Mami Arnie at kay JR na hanggang ngayon. For sure, deserve yan sa barangay kayo. Ano ka lang pala dito? Wala, B. Sabi ko sa'yo mag-ano lang ako mag-workshop. Salit mo sa kala dito? Kaya ano ba? Malaki ka lang pala dito. Malaki na kapit. Sabi ko, ay, kakarinig ko lang to. Para makalitan na sila at tayo dalawa na dito. For sure. Oo, magkiklibit na. Yes! Yes! Thank you so much! Magtapos na tayo. Maraming salamat. Ito ang The Highlights! Thank you sa director, sa lahat ng staff, sa producer, syempre, sa sponsor. Wala kayong bumalik ha, Mami Arnie Jacalina.